Para naman sa ibang update sa sitwasyon ng mga bayang nilindol, makakausap natin si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon. Magandang umaga po, Chairman. Hello, Gretchen. Good morning. Okay, Chairman, as of now, ano po yung assessment po natin? Nakikita po natin kanina, we saw images, we saw videos. What's our assessment of the total damage caused by the earthquake kagabi? Well, mercifully, apart from the shock to a traumatic experience on the part of maraming mga tao doon, naapektuhan yung isang dalawang simbahan, may slight damage sa mga simbahan, isang tula hindi madaanan because sabi ng DPWH, may cracks, hindi nag-safe. And of course, there are other damages na yung mga bahay na mga nagsira, about 4 or 5 houses. And so, we're looking at it. We're now assessing kung anong kailangan. May tubig naman pero walang kuryente. Yung hospital, nag-iba ng konti doon sa Ilocos Norte. We're looking at possible ways upon which you can have. Some schools have cracks. And I would like to suggest to DPWH or the local governments, because it was a kind of, medyo malakas yung earthquake, chikin nila lahat ang mga buildings. Because you never know, pag naapektuhan yung foundation, baka wala ng earthquake, pag nag-aftershock, baka magibayan, mas madiskrasya pa yung mga tao. Pagdating naman po sa casualties and injuries, meron na po ba tayong tally? Well, we brought some people sa hospital, mostly traumatized, pero wala naman nasaktan. So far, wala kami report sa mga sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, at saka sa Abra, at saka sa Cagayan, at saka sa Isabela. Okay, sa ngayon, magde-deploy na po ba kayo ng team dito po sa mga bayang apektado nung lindol? We are always deployed. We have chapters there and okay. We have volunteers in every barangay and every municipality. That's why we can get a quick rundown. In fact, we are fine-tuning. Inaayos natin yung mga barangay 140 natin, yung mga 144, ang mga volunteers doon para mas ma-cogent ang reporting lang, mas intelligible, para mas mabilis tayo makakarya. Kaya alam na namin kung ano gagawin. Kung kailangan ng tubig, meron tayong water tankers. Kung kailangan ng mga generators, we can send some generators, please for the chapters and for the essential people like the hospitals, kung kailangan ng tents, hindi naman kailangan yan eh. So our people are checking right now and they're coordinating with local officials as well. Kung maalala po natin, no, 3 months ago, nagkaroon din po ng lindol dito nga po sa Abra. Ano po yung, ano, I guess, yung naging response nyo noon? At, dami. O assessment po ninyo na kailangan na assistance dito po sa mga lugar well, na ito? Well, right away, yung tubig, nagtagal kami doon sa tubig. Maraming tao nang walang tubig. They had no safe water to drink. So, our tankers and our bladders were strategically placed so people can get water. Meron tayong food trucks na dinala doon. I think they brought about 3 or 6 trucks, I'm sorry, 6 trucks. Sa Ilocos Norte, sa Abra, sa Ilocos Sur. At doon rin nagbigay tayo ng mga pagkain sa mga tao na hot food, no? Hot meals. Nagbigay rin tayo ng mga blankets na natatakot sa mga tao. Sigurado, yan ang mangyayari mamaya gabi dyan. Hindi matutulog yung mga tao sa bahay nila dahil may mga aftershock. So doon muna sa labas matutulog yan. So kung kailangan nila ng mga blankets o mosquitero, we're ready to distribute that right away. Sa mga apektado po, paano po ba sila makaka-reach out po sa Red Cross? Well, we have chapters all over the place. We have chapters in Abra, Ilocos Sur, Ilocos Norte, or they can call the line in 143 for emergencies. 143 na idadayal nila, may sasagot doon. Alright, maraming salamat po at mag-ingat po kayo, PCR Chairman Richard Gordon.